subok man ay dumating sa ating buhay, laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Karanat matuto, magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama. Kapit-bisig tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Pangarap ay matutupad basta't laging magsumikap. Sa ating kamay nakalaan ang liwanag ng bagong bukas. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Together, hand in hand, we learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Magandang araw, mga giliw naming tagapakinig. Kumusta kayo? Lagi po nating simulan ang ating araw ng may saya sa puso at sigasig. Bagong araw, bagong pag-asa. Ako pa rin ang inyong Teacher Mitch. Kasama pa rin natin ang inyong Kuya Al at ang ating kaibigang si Ate Dana. Magandang araw sa mga bibo nating mag-aaral, pati na rin kinananay, tatay, ate, kuya, at sina lolo at lola! Kamustahin din natin ang ating magigiting na mga guro! Ito pa rin ang programang hatid sa inyo ng ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines, sa pamumuno ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd, United States Agency for International Development o USAID, at RTI International. Ito ang... We learn as one, ang radyo kong paaralan! Nais naming sa pamamagitan ng programang ito ay matulungan kayong linangin ang tunay na pagmamahal sa aklat at pagbabasa. Maging kayo man ay nasa paaralan, bahay, o saan mang sulok ng bansa. Kaya't halina't sama-sama tayong matutong magbasa! Makinig, sumulat, at magsalita! Samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa pamamagitan ng ibabahagi naming kwento. Diba, Ate Dana? Ate? Ate Dana? Nasaan? Nandito lang si Ate Dana kanina. Aba! Oo nga, Teacher Mitch. Nasaan kaya si Ate Dana? Hello po, Teacher Mitch! Kuya Al! Nandito po ako sa labas! Nako! Ano kaya ang ginagawa ni Ate Dana sa labas? Matignan ko nga, Teacher Mitch. Oh, Ate Dana! Nariyan ka lang pala! Hello, Kuya Al! May kasama po kasi ako. Kasama ko si Bruno, ang alaga kong aso. Pwede ko po bang ipasok si Bruno sa loob? Oo naman, Ate Dana! Bruno! Bruno! Bilisan natin, Ate Dana! Sundan natin si Bruno sa loob! Opo, Kuya Al! Wow! Ang liksi naman ng asong ito! Hello po, Teacher Mitch! Siya po si Bruno, ang alaga kong aso. Nakakatuwa naman ang alaga mo, Ate Dana. Opo, Teacher Mitch.
Gustong-gusto po kasing sumama sa akin ni Bruno. Nakakatuwa naman. Oh, Ate Dana, bumati ka na sa ating tagapakinig. Opo, Teacher Mitch. Magandang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Masaya ako at magkakasama na naman tayo ngayong araw. Teacher Mitch, Kuya Al, pwede po ba akong kumanta? Oo naman, Ate Dana. Lagi nga naming inaabangan ni Teacher Mitch ang kanta mo, Ate Dana. Salamat po, Teacher Mitch, Kuya Al. Kasama kong kakanta si Bruno. Mga bata, Teacher Mitch, Kuya Al, samahan niyo kami ni Bruno sa pagkanta. Sige, sige. Sige, mga giliw naming tagapakinig, sabayan ninyo kami ni na Ate Dana, Bruno at Kuya Al sa pagkanta. Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya at nagaganap. Wow! Ang galing naman! Ang husay din ni Bruno! Parang may gusto yatang sabihin si Bruno sa atin, Ate Dana. Oo nga po, Teacher Mitch. Bruno! Saan ka pupunta? Aba! Si Bruno! Nagtungo sa pinaglagyan ng ating aklat! Iisa lang ang ibig sabihin nito, Kuya Al, Ate Dana. Oras na para tayo ay magbasa! Tama! Tiyak na kapanapanabik na naman ang kwentong ating babasahin! Opo, Kuya Al! Siguradong sabik na rin ang ating tagapakinig tulad ko. Diba, mga bata? Teka! Sandali at kukunin ko na muna ang ating aklat at nang masimulan na natin ang ating pagbabasa. Ayan! Salamat, Kuya Al! Ngayon, hawak ko na ang ating aklat. Teacher Mitch, ako na ang magbabasa sa pamagat ng ating aklat. Mga bata, ang pamagat ng ating aklat at ng kwentong ating babasahin ngayon ay Si Rocco ang Matakaw na Aso. Kuya Al, maaari bang ilarawan mo muna sa kanila ang pabalat ng ating aklat? Lalo na para sa mga batang walang libro? Sa ating pabalat, makikita ninyo ang isang aso na may kagat-kagat na karne sa gilid ng ilog. Mga bata, hanapin na ninyo ang inyong librong pinamagatang Si Rocco ang Matakaw na Aso. Bibigyan namin kayo ng 20 segundo para kunin ninyo ang inyong mga libro at gamit. Teacher Mitch, Kuya Al, ano po ba ang ibig sabihin ng matakaw? Mga bata, Ate Dana, ang ibig sabihin ng matakaw ay malakas kumain o sobra-sobra sa pangangailangan ang kinakain. Ate Dana, si Bruno ba matakaw? Opo, Kuya Al. Ikaw talaga, Bruno! Ayan! Hawak na ninyo ang inyong libro! Kung wala naman kayong kopya ng libro, ay ayos lang yan! Sabay-sabay pa rin tayong matututo! Basta, ihanda ninyo ang inyong mga lapis at notebook o papel! Ihanda na rin ang inyong lapis at papel para sa ating gagawing aktibidad pagkatapos nating magbasa. Ngayon, mga bata, ihandaan natin muli ang ating mga sarili bago tayo magbasa. Maaari bang tumayo ang lahat? Ganyan nga!
ilagay natin ang ating mga kamay sa baywang. Ngayon, sabay-sabay tayong huminga ng malalim. Isa, dalawa, tatlo! Ngayon, itaas natin ang ating dalawang kamay at iwagayway ang ating mga daliri. Isa, dalawa, tatlo! Ayan! Handa na ang lahat! Basahin natin muli ang pamagat ng kwento. Sabayan ninyo ako, mga bata! Si Rocco, ang matakaw na aso. Mahusay! Teacher Mitch, sabik na akong malaman sa ating kwento kung talaga bang matakaw ang asong si Rocco. Magandang tanong yan, Kuya Al. Alamin na natin mula kay Ate Dana kung sino ang sumulat at kumuhit ng ating kwento ngayong araw. Opo, Teacher Mitch! Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay isinulat ni Annie Rosa Almario at binigyang buhay sa guhit ni Ryan Bordadora. Salamat, Ate Dana! Kayo, mga giliw naming tagapakinig, may alaga din ba kayong aso? Mahilig din ba itong kumain? Talaga? Kaya mga bata, makinig po tayong mabuti sa ating kwento. Tama! Sige mga bata, handa na ba tayong magbasa? Sabay-sabay nating alamin kung bakit tinawag na matakaw na aso si Rocco. Salamat, Teacher Mitch! Pero bago yan, narito ang mga paalala bago tayo magsimula. Sa tuwing maririnig ninyo ang tunog na ito, ay ililipat ninyo ang libro ninyo sa susunod nitong pahina. O isa pa, pakinggan nating muli ang tunog na sinasabi ko. Ngayon, simulan na natin ang pagbabasa ng ating kwento. Opo! Si Rocco, ang matakaw na aso. Minsan, may isang asong naglalakad sa tabing ilog. May kagat-kagat siyang karne. Mahilig siya sa karne. Napatingin si Rocco sa ilog. May nakita siyang isa pang aso. May kagat-kagat din itong karne. Gustong kunin ni Rocco ang karne ng isa pang aso. Matakaw kasi siya. Lumapit si Rocco sa ilog. Inilapit niya ang muso niya sa tubig. Kaharap na niya ang isa pang aso. Binuka ni Rocco ang bibig niya para kunin ang karne ng isa pang aso. Hush! Nahulog ang karne ni Rocco sa tubig! Wala na siyang karne. Kawawang Rocco. Nawala ang karne niya at ang karne ng isa pang aso. Wala naman palang ibang aso! At dyan nagtatapos ang ating kwento. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Teacher Mitch, paano pong nangyaring may dalawang aso? Alam ko na, Ate Dana, Kuya Al. Para lubos nating maunawaan ang ating kwento, kunin mo muna ang salamin na nakasabit sa gilid ng pintuan. Opo, Teacher Mitch! Ito na ang salamin, Teacher Mitch! Ngayon, Kuya Al, Ate Dana, tumingin kayo sa salamin. Anong nakikita ninyo? Nakikita namin ang sarili namin, Teacher Mitch! Tama!
nakikita natin ang ating sarili sa salamin at yan ang tinatawag na refleksyon. Ngayon naman, kumuha ka ng palanggana na may lamang tubig, Kuya Al. Opo, Teacher Mitch! Ito na ang palanggana na may lamang tubig, Teacher Mitch! Ilapag muna natin itong palanggana na may lamang tubig. Ngayon, Ate Dana, Kuya Al, tumingin kayo sa palanggana na may lamang tubig. Wow! Nakikita namin ang aming sarili, Teacher Mitch! Tama! At katulad ng salamin, kapag kalmado at malinaw ang tubig, ito ay para ding salamin. Tapos, bakit bigla pong nawala ang isang aso? Ito, Kuya Al, Ate Dana. Ay! Hindi ko na makita ang mukha ko, Teacher Mitch! Nagulo mo ang malinaw na tubig! Ganyan nga, Ate Dana, Kuya Al. Sa tubig, nawawala ang refleksyon kapag ginulo ito. Ate Dana, Kuya Al, naalala pa ba ninyo ang ating kwento? Magkatulad kayo ng naranasan ni Rocco. Noong una, ay nakita niya ang kanyang sarili sa ilog dahil sa linaw nito. Ang akala niya po ay may isa pang aso dahil dito? Tama, Ate Dana! Kaya, noong binukanan niya ang kanyang bibig at nahulog ang karne, nagulo ang tubig at nawala ang refleksyon nito sa tubig. Aha! Ganun po pala ang nangyari. Ngayon, mas lubos ko nang naunawaan ang ating kwento. Kaya, huwag tayong maging matakaw! Tama, Kuya Al. Ang pagiging matakaw sa pagkain o pagkain ng sobra ay hindi magandang katangian. Katulad ng nangyari sa ating kwento. Dahil sa refleksyon ng kanyang sarili sa malinaw na tubig, inakala ni Rocco na may isa pang aso na may kagat na karne. Hindi pa siya nakontento sa kagat niyang karne at gusto pa niyang kunin ang karne ng akala niyang isa pang aso. Kaya, ibinuka ni Rocco ang kanyang bibig upang kunin ang karne ng akala niyang isa pang aso. Pagkatapos, nahulog ang kagat-kagat niyang karne sa tubig. Pagkahulog, nagulo ang tubig. Hindi na malinaw. Kaya, nawala ang refleksyon na inakala niyang isa pang aso. Nawala na rin ang kanyang kagat-kagat na karne. Inagos na ito ng ilog. Ate Dana, Teacher Mitch, sa buhay, dapat makontento tayo kung ano ang meron tayo. Katulad ng pagkain, kung may handaan, huwag tayong maging matakaw. Dapat ay sapat lang ang ating kinukuhang pagkain para sa ating mga sarili. Lagi nating isipin ang ating kapwa. Kapag hindi tayo kontento at kinukuha pa natin ang para sa isa, ay hindi ito maganda. Gayon din sa ating mga tahanan, mga bata. Sa oras ng pagkain, dapat ay sapat lang din ang ating kinukuha para sa ating sarili. Huwag tayong maging matakaw. Isipin natin ang ating mga kapatid, sina nanay at tatay, o sina lolo at lola. Ang ganda ng aral ng ating kwento, Teacher Mitch! Oo nga, Teacher Mitch! O, kayo mga bata, nagustuhan ba ninyo ang ating kwento at ang magandang aral na hatid nito? Talaga? Nakinig ba kayo ng mabuti? Opo! Dahil nagustuhan ninyo ang ating kwento at nakinig kayo ng mabuti, maglalaro tayo ng tama o mali! Tumayo na muna tayong lahat! Ayan! Ngayon, may sasabihin akong mga katangian ng bida sa ating kwento. Kung tama ang sasabihin ko, ay pumalakpak kayo ng 3 beses.
Kung mali naman ang sasabihin ko, pumadyak kayo ng 3 beses. Tara! Simulan na natin! Si Rocco ay isang aso. Tama! Magaling! Si Rocco ay isang aso. Si Rocco ay may kagat-kagat na karne. Tama! Si Rocco ay may kagat-kagat na karne nang pumunta sa ilog. Si Rocco ay gustong manguha ng karne ng ibang aso. Tama! Ang tamang sagot ay tama! Gustong kunin ni Rocco ang karne ng inakala niyang isa pang aso. Para sa panghuli, si Rocco ay isang aso na hindi matakaw. Ang tamang sagot ay mali! Dahil si Rocco ay isang matakaw na aso. Wow! Ang saya naman! Ano po ba ang tawag sa ating ginawa, Teacher Mitch? Magandang tanong yan, Ate Dana. Ang tawag sa ating ginawa ay paglalarawan. Ang paglalarawan ay pagbibigay ng deskripsyon, paliwanag, o definisyon sa mga tao, hayop, bagay, o lugar. Kuya Al, gusto mo bang subukan kung paano maglarawan? Opo, Teacher Mitch! Sige, subukan natin. Ano ang masasabi mo sa alagang aso ni Ate Dana? Si Bruno ay isang mabalahibong aso. Tama! Nailarawan mo ang alagang aso ni Ate Dana. Ako naman po, Teacher Mitch! Si Kuya Al ay mahilig kumain ng karneng baka. Tama ka, Ate Dana! Ako naman, si Ate Dana ay matakaw sa gulay na kalabasa. Tama po kayo, Teacher Mitch! Mula ngayon, hindi na ako magiging matakaw sa kalabasa. Sapat lang po ang kakainin ko at kakain na rin ako ng iba pang gulay. Ako ulit! Si Teacher Mitch ay mapagbigay na guro. Tama, Kuya Al! Lagi niyang ibinabahagi sa atin ang baon niyang pagkain. Hindi siya matakaw. Nakakatuwa naman kayo. Pero, tama ang inyong mga naging paglalarawan. Kuya Al, Ate Dana, balikan natin ang ating kwento. Ibahagi natin sa ating mga tagapakinig ang ating reaksyon at alamin natin ang kanilang masasabi sa kwento. Tara! Simulan na natin. Si Rocco, ang matakaw na aso. Minsan, may isang asong naglalakad sa tabing ilog. May kagat-kagat siyang karne. Mahilig siya sa karne. Ganito rin ang aso ko. Mahilig din ito sa karne. Tama! Normal lang sa mga aso na mahilig sila sa karne dahil ito talaga ang isa sa kanilang mga kinakain. Napatingin si Rocco sa ilog. May nakita siyang isa pang aso. May kagat-kagat din itong karne. Teacher Mitch, ang nakita niya ay ang kanyang refleksyon sa tubig. Di po ba? Tama, Ate Dana. Gustong kunin ni Rocco ang karne ng inakala niyang isa pang aso. Matakaw kasi siya. Nako, parang hindi yata tama ito. Di po ba, Teacher Mitch? Masamang mang-agaw ng pagkain o gamit ng iba? Oo, Kuya Al, mga bata. Laging tandaan na masama ang magbalak
o manguha ng hindi naman sa atin. Lumapit si Rocco sa ilog. Inilapit niya ang muso niya sa tubig. Kaharap na niya ang isa pang aso. Naku! Sigurado akong makikita niya ang resulta ng masama niyang balak. Pinuka ni Rocco ang bibig niya para kunin ang karne ng isa pang aso. Shhh! Nahulog ang karne ni Rocco sa tubig. Wala na siyang karne. Nako! May karne na nga na wala pa. Kawawang Rocco. Dahil sa kanyang pagiging matakaw, pati tuloy ang pagkain niya ay nawala na rin. Ayan! Yan ang napapala ng mga matatakaw. Sana nakontento na lang siya kung anong meron siya. E di sana busog pa siya. Wala naman palang ibang aso. Nakakaawa naman ang huling bahagi ng ating kwento, Teacher Mitch. Siya rin po kasi ang may kasalanan, Kuya Al. Kung hindi siya nagbalak ng masama, sana ay hindi nawala ang kanyang pagkain. Tama, Kuya Al, Ate Dana. Ang lahat talaga ng ating ginagawa ay may bungang hinihintay. Sabi nga, kung may sanhi o dahilan, talagang magbubunga ito. Mga bata, ugaliin nating maging mabuti sa kapwa para magiging mabuti rin ang bunga nito. Opo! Tama! Teacher Mitch, may naisip ako! May sasabihin akong mga pangyayari sa kwento at huhulaan nyo kung ano ang naging sanhi. Ayos! Ang ganda ng naisip mo, Kuya Al! Subukan nga natin! Sige! Unang pangyayari. Si Rocco ay lumapit sa ilog dahil... Tama! Dahil may nakita siyang aso na may kagat-kagat na karne. Pangalawang pangyayari. Ibinuka ni Rocco ang bibig niya noong nasa tubig na siya dahil... Tama! Dahil kukunin niya ang karne ng isang aso. Ito naman. Wala ng karne si Rocco dahil... Ganoon nga! Dahil nahulog ito sa tubig. Ang panghuli, naging kawawa si Rocco dahil... Ganoon nga! Dahil nawala ang karne niya. Ang husay naman ang ginawa ninyo, Kuya Al! Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento at mga palaro? Talaga? Ayos! Dahil dyan, sabayan niyo kami sa awiting ito! Teacher Mitch, may gusto pang kumanta! Nako! Itong alaga mo talaga, Ate Dana! Sige na nga! Bruno, simulan na natin! Si Rocco ay may karne na hulog sa tubig. Hindi niya na nakita, lumubog na pala. Sayang ang karne niya na hulog sa ilog. Kung nakontento sana, nabusog pa siya. Yay! Napaka makahulugan naman ang naging awitin natin, Kuya Al, Ate Dana. Isang masayang kwento na naman ang ating pinagsaluhan ngayong araw. Bilang inyong takdang gawain, sa isang malinis na papel, gumungit kayo ng paborito ninyong pagkain. Kanino ba ninyo ito gustong ibahagi? Iguhit din ninyo sa inyong papel ang mga taong gusto ninyong makasalo sa paborito ninyong pagkain. Mga bata, ang marunong magbahagi sa kapwa tulad ng pagkain ay isang magandang katangian.
ugaliin nating maging mabuti sa kapwa upang maging mabuti din sila sa atin. Huwag kalimutang lagyan ng pangalan ang paborito ninyong pagkain at ang mga taong gusto ninyong makasalo. Ayos na ayos yan, Teacher Mitch! Ito, guguhit ako ngayon ng paborito kong pagkain. Ito ay ang karne ng baka. Ibabahagi ko ito sa aking mga magulang at kapatid. Ngayon, iguguhit ko na ang aking nanay, tatay at ang kapatid kong si Anna. Isusulat ko rin ang mga pangalan nila. Ang galing mo naman, Kuya Al! Mga bata, galingan niyo ha? Opo, Kuya Al! Ang galing-galing mo! Maraming salamat sa inyong pakikinig! Maraming salamat po! Nako, Bruno! Paano ba yan, mga bata? Hanggang sa muli nating pagsasama, dito lang sa... We Learn As One, ang radyo kong paaralan! Paalam! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines sa pamumuno ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd, United States Agency for International Development o USAID at RTI International. We learn as one. Yes, we learn as one. Together.